Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Ano atin dyan, Pops Sir? Art, Pops J. Art. Mahilig ka rito eh. Okay. Kahapon, Abril 24, ang 50th anibersaryo ng pagpanaw na tinuturing na Grand Old Man of Filipino Art. Isa sa mga pinakamahalagang pangalan sa kasaysayan ng pagpapinta sa Pilipinas, si Fernando Amorsolo. Sa kanyang mga matitingkad na canvas raw, maaninag ang natatanging liwanag ng araw na Pinoy na Pinoy. Makikita ito sa mga eksena mula sa ating mga kultura at kasaysayan. At bagamat pinanganak sa Paco, Manila noong 1892, ay lumaki siya sa Daet, Camarines Norte. Nagkamulat sa mga kritikal na bahagi ng kasaysayan ng bansa at nagkaroon pa ng kuya na sumapi sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Namatay ang ama noong si Fernando ay 11 years old pa lamang at tumipat ang pamilya sa Maynila at naging assistant siya sa tanyag na pintor na si Fabian de la Rosa na nagbigay sa kanya ng kauna-unang formal na leksyon sa pagpipinta. Naging working student at nagbenta ng mga sketches sa halagang 15 sentimos at noong 1914 ay naging bahagi ng pinakaunang graduating class ng School of Fine Arts ng University of the Philippines. Nagsimula na siya makilala sa mga sumunod na taon at pinadala pa ng negosyanteng si Don Enrique Zobel para mag-aaral sa Academia de San Fernando sa Madrid. Sa Europa ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang mga tanyag ng mga obra gaya nila Goya, Monet, El Greco, Manet, Diego Velázquez at marami pang iba. At bagamat mahusay ang pagkakapinta sa yabong at makinang na diwa ng kanayon ng Pinoy, ilang kritiko ang pumupuna noon sa tila pang-turistang postcard raw na kariktan nito mga to. Pero mga paps, ang madalas malimutan ng marami ay noong World War II, ang mga maliliwanag na likha ni Amorsolo ay nabahira ng dilim nang ipinta ang mga eksena ng trahedya at pagluluksa. Ganun pa man, hindi ang gantong malalagim na kulay ang agad natin naiisip pag nababanggit si Amorsolo. Sa katunayan, isang pangulo ang dating nagsabi na tila ang mga landscapes daw ng pintor ay hindi namulat sa kasamaan. Ang pangulong yan ay si Ferdinand Marcos, 4 matapos ang kamatayan ni Amorsolo. At para parangalan si Amorsolo, ang kauna-unang tinanghal na pambansang alagad ng sining o national artist taong 1972. Umigit kumulang 5 buwan bago nagdeklara ng martial law. Nga pala mga paps, si Amorsolo rin ang isa sa mga kinikilalang pinakaunang comics artist sa bansa. At sa lahat ng mga manginginom, makinig kayo. Alam nyo ba, yung drawing sa pabalat ng sikat na jin, itong anghel na pinapatay ang demonyo, St. Michael. Okay, yan daw yung original sa inyo, taong 1917. Yan, Ayala Incorporated. Yan mga paps, magbigay tagay, este pugay kayo sa Marka Demonyo, este kay Fernando Amorsolo. At yan ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Props lang to, Pops G. Bilog talaga. Props stainless lang talaga. Pa. Props. Hindi natin inumin to. Bawal to. Oh, bawal yan. Maraming salamat, Pops Lord.